wala akong kandidato pagka-presidente ngayon hanggang Disyembre. Para ano ninyo na wala kami, I mean the cabinet. Hindi ko naman sila pinagbabawalan, but I requested the cabinet at the start of yung cabinet meetings natin na sinabi ko, kung maari lang, kayo mag-remain neutral lang rin. May halong birong muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya mag-e-endorso ng kandidato sa pagkapangulo para sa May 2022 general elections. Ito ay kahit umabot pa ng Disyembre at wala na siya sa pwesto. Kasabay nito ay pinakiusapan din ng Pangulo ang mga cabinet member na maging neutral at iwasang mag-endorso ng presidential candidate. Subalit si Energy Secretary Alfonso Cusi na siya ring presidente ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP-Laban ay naunang nagpahayag na susuporta sa kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. Muli namang pagtitiyak ng Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng hakbang upang matiyak ang maayos, malinis at tapat na halalan. Mahigpit din ang bili nito sa mga tauhan ng militar at pulisya na maigting na bantayan ang eleksyon. Samantala, hinikayat naman ni Pangulong Duterte ang mga butante na magpa-booster muna bago ang eleksyon. Sa datos ng pamahalaan, as of May 2, 2022, 13.2 million pa lang ang boosted kontra COVID-19. There will be a crowding again of people congregating, and it would be good to have the boosters shots before you go out and mix with the crowd. Nagbabala na ang ilang eksperto sa posibilidad ng COVID-19 surge pagkatapos ng May 9, 2022 elections. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.